Hello everyone, I will show you today my simple recipe as usual, guys. Please stay connected. Stay connected. Panoorin nyo hanggang wakas. So, ito, binapakita ko lang sa inyo yung technique ko. This is mostly naman siguro alam natin. Pero yung sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung ginagamit ko para maging ano, para maging hindi siya chewy, yung lalo yung breast, di ba? So ito, pinupok-pok-pok-pok muna natin. So ito guys, pinupok-pok-pok-pok ka muna. So, para makita niya yung ano, kung bakit may mga butas. Minsan nakikita nyo yung may mga butas. Hindi naman buyong butas. Parang may ano siya, design. Diba? Pag pinupok mo, may ganun. Pero hindi na yan makikita pag naluto, guys. Ha? Ang technique lang pala nito, para magiging hindi siya chewy. Para magkaroon ng ano. Hindi ko alam. Basta ito, para ganito yan. Yun? So, hindi ko na tinapos yung ano, yung lahat to na pupukin na video kasi masyadong mahaba. Medyo maramarami din kasi to eh. 10 kilo. Hindi, biro lang. 10 kilo eh. No? So, yun guys. Tapos na natin na nagawa. So, let's go and proceed. First, hindi ko na pinakita sa inyo kung ano ba yung malaking slice na yan. But that is white onion, guys. And garlic. Yung garlic, in-slice ko siya. So, both slice, garlic and white onion. Gaano kadami? Well, I just put... Depends, guys, kung gaano ba kadami yung lulutuin. So, you have to just calculate it. Konti lang yung aking lulutuin. So, I just have to put a little bit. So, yun, nilagyan ko siya ng Thai leaves. Thai basil leaves. Ito yun. Kasi, ang aking lulutuin, my recipe today, guys, is... Actually, Thai style. So, I put some of them just for decoration para hindi siya magiging yung ano, yung red, that is chili, yung capsicum. Red bell pepper. Yes, nakakalimutan ko pa. O ibang tawag naman namin is capsicum. So, yun. Nakikita niya naman yung ginagawa ko. So, hindi ko na kailangan sabihin na kung ito ba. So, yung manok, syempre, pag medyo mapula-pula na yung ating onion at garlic, so you have to put the chicken. So, the chicken is isig. Pag ganyan mo, pag ang pinukpok mo, magiging ganyan siya, oh. Hindi siya yung buo-buo. So, yung lasa ng ano, so the flavor, it will go inside. So, this is my recipe today, guys. It's very easy and it's very simple. Masarap siya. I will put what is the sauce over later. Susulat ko doon. Kaya, yun. Susulat ko mamaya yung mga ano ba yung inilagay ko. It's very simple. So, yan. Gayahin nyo kung gusto nyo, guys. Thai chicken recipe. So, let's go again to next recipe. This is tom yum soup. Since I'm making Thai recipe for tonight, so I have to make soup. Well, guys, I will recommend you this brand kasi masarap siya.
wala pa akong prone dito ha. Pero it's okay. You can substitute to anything anyway. If you don't have prone, then you can just put other stuff. Di ko na rin siya, ano. Di ko na rin siya nilagyan ng prone stock. Kasi wala akong prone. Pero kung may prone stock kayo, guys, you can. Actually, hindi naman na to sinabi eh. Yung lagyan ko ng, ano. Red onion. Dinagdagan ko lang siya. Kasi ano na siya, diba? Nasa pack yung ginamit ko. So, andun na lahat. And yung inilagay ko kanina, ito yun, straw mushroom. And hindi nawawala yung ating kamatis, which is tomato. Guys, hindi ko inilagay ito ng at the same time. Every 5 minutes ko siya inilagay. Ito na yung yung aking inilagay. This is what I put white fish. Ano yun yung ginagawang piniprito din. Yung ganun. Basta yung white fish na boneless na siya. Wala siyang wala siyang bones. Yung ginagawang ipiniprito sa sa McDonald's eh, hirap na yun. Wala namang ganun sa McDonald's eh. Yung sa Fish and Co. Yun, naalala ko na fish fillet ang tawag pala doon. Ayan, ang nagagawa ng tumatanda. Na just kidding. So, this is my Tom Yum soup today. As you can see, guys, yung green, yan na naman yung Thai basil leaves. Para may lasa. So, ito, I will recommend it to you guys. It's nice. I love the taste. It's not very spicy. So, this is my final for Tom Yum soup. And yes, I will make dessert as well. Sego mala melaka. Yun yung pangalan ng ang aking gagawin. Sego melaka. Which is very easy. Just boil the sego. Siyempre, hindi naman na tayong alam na naman natin lahat yung mag-ano. Wala nang imposible ngayon. So, I just want to show you my very simple melaka sego o sego melaka. It's the same na yun. Hindi na yun magkaiba. Parehas lang yun. So, ang technique, kung para alam mo kung luto na, kapag wala na yung white, yun. Diba? Alam ko na rin yung technique. Kasi nagre-research naman ako, guys. Bago naman ako magluto, I always have to research. Yun. So, malapit nang maluto yung ating sago. Sago lang to sa Tagalog. So, continue watching, guys. And hope you can get some ideas sa inyong lulutuin sa pang-araw-araw na luto. Yun, luto na siya, kaya kailangan na natin i-rinse. Dati hindi ko siya inirinse, guys. So, actually, nagkadikit-dikit siya. Ngayon, alam ko na, kailangan ko pala siyang i-rinse, diba? I told you when you research it, you can find something new. So, ito, naging ganyan na siya pag in-rinse mo. And next step, of course, we have to put in the... Ang laki ng aking glass, wala kasi akong maliit. Kaya nagiging halfway siya. So, yung first step, we have to put the sago in the cup. Second step, we have to put the melting sugar
Alam niyo yung brown sugar, guys, nakamelt yun. Iminelt ko siya. Di ko pala nailagay yung ano. Yung video ko dito na nagme-melt ako ng sugar. Hindi ko na siya ihabol, guys, kasi nag-e-edit na ako. Kapag ihabol ko pa yun dito sa video ko, marerealign lahat. Which is actually I forgot before na nag-add ako, pero na-edit ko na. Ang nangyari, nawala sa iOS. Hindi ko nakita, na-upload ko na. Eh, hayaan mo na, tapos na eh. Ganun. So, yeah, this is my dessert for today. At masaya ako na gustuhan nila. Ganun na na. Pwede na raw ako patayo ng restaurant ko. Nakakaano naman. Nakaka-lift up. Ganun. So, this is Sego Melaka. Thank you guys for watching. Shout out sa inyong lahat. Love you all. Ingat po tayo. So, ito hindi ko na inilagay yung mga yung pinakita ko kanina. Omelette lang naman yun. So, thank you guys. Thank you mga pamilya. I love you all. See you sa next video.